Okay, so ngayon po, punta naman po tayo doon sa mga wounds. Okay, so muli ang aming pong paalala sa inyo, kung kayo po ay hindi pa po sanay na makakita ng mga ganitong klase ng mga larawan, ay lakasan niyo po ang inyo pong kalooban. Okay po, yan. So punta po tayo doon sa mga wounds. Pag sinabi po nating wounds or sugat sa salitang Tagalog, ito po yung pagkapunit, pagkasira, nung continuity or nung integrity ng ating pong mga balat, okay, or ng ating pong mga body tissues. Yan. So yun po yung tinatawag po natin na wound. Okay, so next, meron po tayong dalawang klase ng wound. So meron din po tayong tinatawag na open wound at meron po tayong tinatawag na closed wound, or meron tayong bukas at sarado sugat. So yung mga bukas na sugat, yan po yung ating more on na maide-discuss ngayong araw po na ito. Sige po, next slide. Una-una na po dyan, meron po tayong tinatawag na abrasion or gasgas sa salita pong Tagalog. Ang abrasion po ay hindi naman po siya nakamamatay or hindi naman po siya ganun deadly. Pero isa po iyan sa pinaka masakit na sugat na maaaring ma-encounter ng patient po natin. Dahil ang nangyari po sa abrasion, nagagasgas po yung pinaka-outer or yung pinaka-ibabaw na bahagi ng ating pong mga balat. Okay? So ano po ang first aid natin sa ating pong abrasion? Sige po, next slide please. Simple lamang po ang gagawin natin sa mga taong nasusugatan. At ang mga abrasion naman po ay hindi naman po yung ganong kalalim. Okay, so ang gagawin lang po natin dyan, lilinisin natin yung sugat sa running water. Itatapat po natin sa running water kung meron po ano, para maalis yung mga dumi o yung mga bato, yung mga buhangin doon po sa sugat. At pagka nalinis na po natin ito, okay, lalagyan naman po natin siya ng povidone iodine solution. Okay, yung ating po mga povidone iodine solution. Okay, bilang antiseptic. And then, pagkatapos po na malagyan natin siya ng mga povidone iodine solution, lalagyan or tatakpan naman po natin siya ng mga band-aid po natin. Or, pwede naman din po kung hindi naman ganung kalaki or medyo malaki-laki at hindi po kaya ng band-aid, pwede naman po tayong gumamit ng ating pong mga gauze. So, gugupitin lang din po natin. Kaya po, isa po, isang importante po sa ating pong mga first aid kit ay meron tayong, una-una, no? Povidone iodine solution, panglinis ng sugat. Ganun din po, maganda ang ating pong mga first aid kit ay meron din pong parang maliit na lalagyan sa mga canister ng tubig para panglinis sa sugat, at may band-aid din, at may gunting. Kasi po, usually ang mga size ng gauze ay 4x4. Ayan. So para po, halimbawa, kung masyado naman pong alangan sa ganitong sukat, eh pwede nyo naman po siyang gupitin. Okay? So maaari naman po natin siyang gupitin doon sa size ng injury ng pasyente po natin. Okay? And then, tatakpan natin siya ng medical tape. So isa pa po sa laman ng first aid kit po natin is medical tape. So yan po yung ating pong first aid para po sa ating po mga abrasion. Okay po, next. Yan, punta naman po tayo sa laceration. Okay? Ang laceration po ay ito po yung pagkahiwa ng ating pong mga tissues or ng ating pong mga balat. Okay? Ang laceration po ay maaaring maging deadly or maaari siyang maging delikado kapag ka po siya ay lumalim. Okay? Meron naman po mga laceration na hindi naman po siya deadly. Okay? Pagka po, halimbawa, mababaw lang yung pagkakahiwa at wala po tayong nakikitang severe bleeding. Okay? So, ang gagawin lang naman po natin doon, okay, kung mababaw lang naman po yung hiwa, ano? Again, ang first aid po natin doon is katulad nung sa abrasion. Okay? Uhugasan natin, lalagyan ng povidone iodine solution at tatakpan ng band-aid or ghost. Pero po, kapag ang bleeding po ay malalim at malaki, okay? Or malaki po yung, malaki po yung laceration, ang ating pong gagawin po dyan at ang ating pong ang first aid na gagawin natin dyan ay magko-control po tayo ng bleeding. Okay? Again po ha, take note.
Pagka po malalim, malaki ang sugat at meron tayong severe bleeding na na-encounter, so hindi po natin kailangan hugasan yung sugat. Ang kailangan po natin doon ay mapaampat or mapahinto natin yung pagdurugo na na-experience nung patient po natin. Okay po, so sana po naging malinaw po sa inyo po yun sa pagdating natin sa mga laceration. Okay, next po. Punta naman po tayo doon sa tinatawag natin ng mga impaled object. Okay? Ang impaled object po is ito yung mga nakatusok. Okay? Ito po yung mga nakatusok na object. Yan. So ngayon po, ang tanong natin, pagka sa impaled object po ba, okay, so kunin natin po ang participation ng ating pong mga kasambahay. So comment down below kung ano po ang inyong sagot. Pagka impaled object, ang tanong po natin, huhugutin or tatanggalin po ba natin ang yung nakatusok or iiwan lang po natin siya? Okay, so yan po. So ang tanong natin is kung huhugutin ba natin or iiwan natin yung nakatusok na object. Okay, so kunin po natin ang pulso ng ating pong mga taga-subaybay. Okay, so may nagsasabi na po na no. Ayan. Ayan, meron pong, wala pong sumasagot ng yes kung tatanggalin o hindi. Okay? Meron naman po, iiwan. Okay, so common po na sagot ay hindi po. Okay? Sige po, next slide please. Ayan, okay po. Again, ang basic rules po natin ha. Let us remember this one. Ang basic rule po natin is bawal po nating hugutin ang naka-impaled na object. Okay? Bawal po natin siyang hugutin. Ano po ang pwede po nating gagawin? Okay? I-stabilize po natin. Okay? I-stabilize natin yung object na nakatusok para po hindi siya gumalaw-galaw at wala pong tamaang ibang organ o wala pong tamaan na blood ring mag-cause ng severe bleeding sa pasyente. Okay, so ang gagawin po natin diyan ay kung nakikita niyo po yung picture ano, yung nakatusok na object, okay, maaari po nating ipitan ng makapal na tuwalya, damit, ano po, para lang po i-stabilize natin, okay, yung object na nakatusok. O iipitin natin in between yung object na nakatusok para po hindi siya gumalaw-galaw at maiiwasan na matamaan yung mga organs natin sa loob. Okay, so yan po yun. So again, irregardless kung saan po siya nakatusok, for sa basic, ano po, we're not allowed na tanggalin yung naka-impaled na object kahit saan man po siya. Okay, next. Next slide po. Okay, next naman po natin is abortion. Okay? Ang abortion po ay ito po yung body parts na matatanggal pa lang. Okay? Again ha, yung po yung abortion or wakwak. Okay? Yan. Matatanggal pa lang po yung abortion. Sige po, next. Dahil po yung susunod ay pag sinabi po nating amputation or amputated, ito po ay totally separated na doon sa body parts. Okay, yung po ang pinagkaiba, no? Sa amputation or sa amputated, totally separated na or totally tanggal na yung body parts. Halimbawa, tanggal na yung daliri, tanggal na yung braso, tanggal na yung kamay, tanggal na yung paa, tanggal na yung tuhod. Amputated po ang tawag natin doon. Okay, pagka sinabi po natin abortion, okay, sa abortion po, ay may nakakabit pa na pwedeng laman, pwedeng balat, pwedeng litid. Basta po nakakapit pa siya sa katawan, ano man po ang kumapit, okay, ikinukonsider natin siya as a abortion. Yun po ang pinagkaiba ng abortion sa amputation. So ano po ang first aid natin both for your abortion and amputation? Simple lang naman po. Yung diniscuss ko po sa inyo kanina na kung paano tayo magpapaampat ng pagdurugo. Okay, using our direct pressure, elevation, pressure bandage, ano po, pagka talaga, pagdating sa abortion, okay, at large yung area, pwede po tayo na mag-tourniquet. Pakibalik lang po yung slide. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina, kung
Katulad po nito, no, this is one of my response na ano po ito, no, tumatawid sila sa EDSA and suddenly na gulungan sila ng dump truck. Dito po yan sa may EDSA Corner Congressional Avenue. Ano po? So kung makikita nyo po, large area yung involved. Kaya po, mahihirapan po talaga tayo kung mag-a-apply tayo ng direct pressure kasi malaki at hindi naman natin kaya i-cover yung buong area. So pagka ganyan po yung scenario natin, okay, might as well na mag-tourniquet na po tayo diretso. Kasi imagine niyo una-una mahihirapan kang i-elevate yan. Kasi hindi siya accessible. Kasi nandun pa siya sa ilalim ng gulong. Okay? Mahihirapan ka rin naman maglagay ng elastic bandage dyan. Dahil hindi mo rin din mahihirapan kang ikilos. Okay? Ganun din. Kung i-direct pressure mo, mahihirapan ka kasi dalawa lang ang kamay mo, hindi mo kaya i-cover lahat yan. So, might as well, pagka sa mga ganito pong pagkakataon, pwede na natin siyang lagyan ng tourniquet. Okay? Or ng tourniquet. Okay? So, yun po yung sinasabi ko po sa inyong instances kanina na kung saan pwede naman po tayo mag-apply ng tourniquet. It depends upon dun sa situation. Okay? Next po natin. Sige po. Next po. Yan. Ang paano naman po ang gagawin natin? So, yun din naman po yung kanina. Okay? Yun, by the way, meron po kasi tayong klase ng gauze. Kung mapapansin nyo po, this is your ordinary 4x4 gauze. Ayan. Meron naman po tayong isang klase ng gauze, yung tinatawag po natin na mga absorbent gauze pad or yung mga bulky dressing natin tinatawag na mas yan, mas malalaki po siya. Okay, mas malalaki po yung hibla niya at mas makapal po siya. Okay? Yan po, yan mas makapal siya. Yan. So ito po pwede sa mga ordinary wounds, yan. Pero ito po pagka sa mga malalaki na yung sugat, ayan, pwede naman po nating gamitin po ito, okay? So absorbent gauze pad or yung ating po mga bulky dressing, okay? So yan po 'yon. Sige po. Next slide please. Sige po. Yan. Ano naman po ang gagawin natin do sa amputated part or do sa kaputol, okay? Ang gagawin naman po natin doon is unang-una kung pwedeng gauze or malinis na towel or malinis na panyo, okay? Yung injured, yung kaputol, kung makikita pa ho natin ha, ang gagawin po natin, babalutan natin ng moist dressing. Ibig sabihin, mamasa-masa. Hindi, ibabalot natin. For example, daliri yan, okay? So, ibabalot natin ng mamasa-masang gasa or ng moist dressing. And then, ito pong kaputol po na ito, ay ilalagay po natin sa plastic, sa loob ng plastic. Okay? Ilalagay natin sa loob ng plastic at tapos ilalagay natin sa yelo. Hindi po directly yung kaputol ilalagay natin sa yelo. Or yung yelo ilalagay natin doon po sa loob ng plastic. Hindi po. Okay? So, after natin ibalot ng moist dressing, after natin ilagay sa plastic, tsaka natin ibababad siya sa yelo. Okay po. So, yun po yung gagawin natin doon sa amputated part. Kung makikita nyo pa po. Pero, kung hindi nyo po, kung hindi nyo na po nakita or whatsoever, ano man na nangyari, eh, at tatagal kayo ng oras para sa paghahanap ng injured, I mean, ng amputated part, eh, hayaan na po natin yun. Kasi, ang importante rito is yung oras. Okay po. Lalo na sa mga ganitong cases, ang ina-expect natin, may severe bleeding na kasama po tayo dyan. Kaya po, kailangan natin ay madala ang pasyente, of course, sa ospital ng mas mabilis. Magandang araw po, Lifesavers. Hinati-hati po namin into bite-sized video ang ating first aid training para lahat po tayo ay makapanood at matuto ng first aid. Tumutok lang sa aming YouTube channel for more first aid videos. Manatiling ligtas, Lifesavers!